Golden State Warriors, posibleng maging interesado kay Bronny James. Draymond Green, ninakawan. At Ian Clark, ipagpapatuloy ang karir sa basketball. Yan ang update natin ngayon mga Lods. Ngunit bago ang lahat, ay huwag nyo munang kakalimutang mag-like and subscribe for more NBA updates. Salamat po. Sa darating na 2023 NBA Draft, opisyal na nga ditong madadrap ang anak ni LeBron na si Bronny James. At kasabay nga din nito ang pagtatapos ng kontrata ni LeBron sa Los Angeles Lakers. Sa ngayon, nangunguna nga ditong Oklahoma City Thunder na pwedeng makakuha kay Bronny James sa 2023 NBA Draft. Dahil sila nga sa ngayon na may pinakamaraming draft picks na makukuha sa draft class na ito. Ngunit hindi pa nga rin tayo dito nakakasigurado dahil kahit sinong team sa NBA ay pwedeng maging interesado kay Bronny James. At isa na nga dito ang kupunan ng Golden State Warriors. Posibleng maging interesado nga dito ang Warriors dahil kung makukuha nga nila si Bronny James, posibleng mapasama na nga din dito si LeBron James. Dahil sa taon nga na ito, handa na nga dito ang 4-time MVP na sumahod ng minimum contract. Kaya naman kung mangyayari ang senaryong ito, posible nga ditong magkaroon ng katahimikan para sa mga tagahanga ni Stephen Curry at LeBron James. Samantala, Draymond Green, ninakawan. Ayon sa balita, ninakawan ang bahay nito sa Los Angeles habang nasa Super Bowl celebration nga ito. Maraming mga personal na gamit nga dito ang nawala, katulad ng relo, jewelry at iba pa. At nagkakahalaga nga ang mga ito ng $1,000,000. At sa ngayon ay iniimbestigahan na nga ito upang mahuli ang may sala. At sa huling balita naman tayo, Ian Clark ipagpapatuloy ang buhay basketball. Para sa hindi nakakakilala kay Ian Clark, ito nga ang former teammate ni Stephen Curry at Kevin Durant noong taong 2017 sa Golden State Warriors. At malaki nga din ang naiambag nito sa NBA Finals kontra Cleveland Cavaliers ni LeBron James. Siya nga dito ay nakapag-average ng 6.8 points sa 13 minutes of playing time. Sa ngayon, si Ian Clark ay wala na ngang team sa NBA. Kaya naman nagdesisyon nga itong mag-sign sa NBL Sydney Kings. At ang nagmamay-ari nga ng team na ito, walang iba kundi ang kanyang former teammates na si Andrew Bogut. Naging replacement nga dito si Ian Clark dahil nagkaroon nga dito ng injury ang isang player ng Sydney Kings. Kaya naman dahil dito ay nabuhay na naman ang karir ni Ian Clark sa basketball. At chance na nga ito ng former Warriors player na makabalik sa NBA. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung di ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, isubscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.